Naroho, meron akong tsuhin, itong ang tsuhin kong ito, na ang galing sa Biblia. Ang hilig-hilig nitong makipagtalo. Alam mo lang, makipagdebate sa tungkol sa relihiyon. Ngayon, ang galing-galing nitong uncle ko, series series yung pagtatalo nila, iba't ibang topics. Yung kahuli-hulihan, feeling ng mga tao, siya yung panalo. Magaling siya. Yun, pag-uwi niya nung gabi na yon, naglalakad siya dun sa pilapil ng bukid, papauwi dun sa kanilang baryo, hinarang siya ng tatlong tao, pinagsasaksak, patay. Isang nag-celebrate tayo ng Father's Day, ako'y tinawagan ng aking mga pinsan upang ipagdasal ang kanilang tatay, tsuhin ko, no? Many years ago na ito eh. Matatanda na nga rin yung mga pinsan ko kasi tanda ko na rin. Nung araw ho, meron akong tsuhin, itong ang tsuhin kong ito, na ang galing sa Biblia. At hindi lang Biblia sa ulado. Ha? Pati yung pasyong mahal. Alam niyo yung pasyong mahal? Kabisado niya yan. ang hilig-hilig nitong makipagtalo. Alam mo lang, makipagdebate sa tungkol sa relihiyon. Alam nyo, baka nakama na ako ng konti sa kanya, pero matindi ito eh. Yung pagiging mahilig sa kwento, yung kwentista ang tawag, naman ako yung sa tatay ko. Tatay ko magaling magkwento eh. Kwentista, kahit hindi totoo, mapapaniwalaan mong totoo eh. Magaling eh, yung tatay ko. Nagmana ako sa kanya. Yun, sa nanay ko naman, yung pagsisermon. Ayan, oh, naman ako yun, yung sermon. Oh. At dito sa tsuhin ko, medyo yung mabigas ito, magaling ito eh. Ha? Talagang convincing. Ayun, noong araw, alam nyo, wala namang masyadong libangan. Walang mga mall, walang sinihan, walang telebisyon. Kaya ang mga tao, occasionally, nagpupunta sa plaza. Sa plaza, no? At nag-gather sila doon at dalawang katoliko at isang sekta, hindi ko na sabihin ang sekta, no? Mag-aargumento sila doon, magde-debate sila doon. Tuwan-tuwa ang mga tao. Nung araw, yung mga religious debates, parang recreation ng mga tao yan nung araw eh. Inabot ko pa nung araw. Hanggang ngayon, may mga pagkakataon na may nagtatalo pa eh, no? Sa plaza, ha? Sa public place. Ngayon, mahirap gawin yan. Pero nung araw, ginagawa yan. Ngayon, ang galing-galing nitong uncle ko, series eh. Series yung pagtatalo nila, iba't ibang topics. Yung kahuli-hulihan, feeling ng mga tao, siya yung panalo. Magaling siya. Yun, pag-uwi niya nung gabi na yon, naglalakad siya dun sa pilapil ng bukid, papauwi dun sa kanilang baryo, hinarang siya ng tatlong tao, pinagsasaksak, patay. So hanggang ngayon, hindi namin alam kung sino yung gumawa nun. Alam namang hold-upper yun, di ba? Sa kaman nakakita ng hold-upper, sa bukid pa mga hold-up, alam naman niya walang katao, wala kapera-pera yung aking uncle. So, medyo may iisip kami kung sino ang may kagagawan. Pero hindi na namin na-pursue yun. Alam niyo mga kapanalig, yun ang nakakalungkot eh. Ang relihiyon eh, hindi dapat pinagtatalunan eh. Hindi ba? Ang relihiyon ay isang uri ng relasyon sa Diyos yan eh. Ngayon, anong year, itong year na ito, kaya lang natabunan ng pandemic eh, di ba? The year of ecumenism. Diba? At paggalang no, sa iba't ibang pananampalataya. Tayong mga Katoliko, nakahanda tayong gumalang. Ewan ko lang yung iba. Baka hindi lang naintindihan ang ibig sabihin ng ecumenism. Diba? Baka hindi nyo alam ang sinabi nating ecumenical. Ayun. Baka isip nila sa ecumenical yung tungkol sa kabuhayan, tungkol sa mga trabaho, hindi ecumenical, economical naman yun, ano? Iba yun. Iba yung economical sa ecumenical. Now, kasi alam nyo, ang pinakamabigat sa lahat, yung relihiyon, pinagtatalunan. Tapos, yung kausap mo, iba yung level. Iba yung level ng kanyang pangunawa. Di ba? Halimbawa mo, makikipagtalo tayo sa iglesia, makikipagtalo tayo sa born again. Meron ba kayo napapala dyan? Di ba? Dahil ang gusto mo, i-convince itong mga ito na yung kanilang mga akusasyon laban sa Katoliko ay mali. At malimit ang kanilang akusasyon sa atin, yung ating pinaniniwalaan, wala sa Biblia. Tayo naman ay sasaliksik, hanap ng hanap na nasa, kung nasa Biblia nga ito. Yun ang ano eh. Tapos ibabato natin sa kanila. So, batuhan ang salita ng Diyos siya. Pero mo yung salita ng Diyos, ginawang bato. Ginawang pambato sa bawat isa. Hindi tama yon. Ako, hindi ho ako mahilig sa
pakikipagtalo. Ang sa akin, simple lang. For me, apologetics. Ha? Apologetics yun ang branch ng ating paniniwalang relihiyon natin na ang iyong tungkulin ay ipagtanggol ang pananampalataya. Pero yun lang nyo, brothers and sisters, ang pagtatanggol sa pananampalataya, yung ikaw mismo, alam mo kung ano yung pininiwalaan mo. Diba? Eh ako nga, kinakailang ipagtanggol ko yung simbahang katoliko, yung paniniwala ng katoliko sa sarili ko eh. Sabagat misa, pinagdududa ako. Diba? O, kinakailang ganun. Eh, yun ang sinasabi natin, no? Na ang apologetics basically is yung titingnan mo yung weight ng katotohanan ng pinaniniwalaan mo, regardless kung umatake sila o hindi. Kaya kung ako, sasabihin nila, hoy, bakit kayo mga Katoliko, ha? Sumasamba yan, sa mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan daw, diba? Ngayon, alam mo sa sarili mo, sumasamba ka ba? Hindi. Alam mo bang Diyos-Diyosan yan? O, sabi ko, may mga santo rito. O, Diyos-Diyosan ba yun? Alam mong hindi. O, anong problema? Diba? Okay, ano isasagot ko dyan? Tuturo ko kayo para madaling sagutin yan. Bakit kayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Ganyan, oh. Eh, hindi naman Diyos-Diyosan yun eh. Mga santo yun eh. Oh, bakit kayo sumasamba sa mga santo? Ganyan. Eh, meron kami. Oh, may mga santo kami. Kayo, meron ba kayo? Wala. O, oh, wala naman pala. Anong problema nyo? Di ba? Ba't kayo mga Katoliko nagro-rosaryo? May rosaryo kami. Meron kayo? Wala. O, oh, wala naman pala. Anong problema nyo? Ba't nangumpisal kayo sa mga pare? Yan. May pari kami. Wala kayo eh. Pastor lang kayo. Ministro lang kayo eh. Sorry na lang. May pari kami. Kaya makumpisal kami. Oh. Saka yung mga pari namin magagandang lalaki. Mga ganyan, di ba? Oh. Yan eh. Kasama sa argumento yan eh. Oh. Kaya sinasabi natin, yun lang ang sagot ko, merong kami. Wala kayo eh. Oh. Ngayon, kung gusto yung magkaroon, eh di, dito kayo. Di ba? Ganun kasimple. Bakit ka makikipag-debate ng gusto? Iba yung level nila sa level natin. Makikipag-argumento ka, tungkol sa simbahan, etc., etc. Iba yung pananaw nila ng simba. Iba yung pananaw ng kaligtasan. Sa kanila, hindi kinakailangan ng gawa. Kinakailangan ay pananampalataya lang. Ayos na. Sa Katoliko, hindi ganun. Kaya kahit anong paliwanag mo, yung mga sarado isip, which is, sasabihin ko, mga ideolog. Hindi sila talaga mga religious people, mga nag-govern sila ng ideology ng relihiyon. Kaya nga, ang hirap kumbinsihin. Huwag nyo nang sikaping kumbinsihin pa yung mga yan. Actually, yung apologetics hindi para sa kanila. Ang apologetics para sa atin. Pa? Kaya, ito nyo, ang hirap, iba yung level nila sa level natin pagdating sa panampalataya. Diba? Misa nga, merong isang born again sumakay ng bangka. Lilipat dun sa kabila. Nagkataon, yung may-ari ng bangka, yun ang sasagwan, eh, Katoliko. Eh di, nung naando na sila sa bangka, sabi nung born again, Kobe, Katoliko? Opo. Nak, marami kang namimiss. Ano ho yun? Biblia. Ya. Alam mo ba kung anong, ha? Babasa ka ba ng Biblia? Hindi ho eh. Wala ko yan eh. Pero alam ko kung ibig sabihin ng Biblia, salita ho ng Diyos yan. Eh, kahit salita ng Diyos, minememorize mo ba yung mga verses? Ganyan. Hindi ho eh. Ay, nako. Pag hindi ka niniwala sa Biblia, hindi mo minememorize ang verses tulad namin. Alam mo, kalahati ng buhay mo, useless. Ha? Half of your life is useless, sabi niyang gano'n. Lang kwenta yung buhay mo, half of your life, wala na yan. Dahil hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nagme-memorize ng verses. Kanya na sabi, no? Eh, anong nasa gitna na sila ng malaking ilog, biglang lumakas yung current. Ha? May mga parang waves na malalakas, umaano yung bangka, no? Medyo mukhang tataob yung bangka. Ngayon, sabi nung nagbabangka dun sa born again, malayo pa ho tayo dun sa pupunta natin, malakas ho yung mga alon. Marunong ho ba kayong lumangoy? Sabi nung born again, naku, hindi ko marunong lumangoy. Ah, ganun ba? Oh, eh, hindi lang ho kalahati ng buhay nyo nawala. Oh, buong buhay nyo mawawala. Sabi niya ganun. All of your life. Eh, kasi nga, hindi naman lang yung eh sabihin natin, Biblia, hindi lang naman yun ang masasabi nating religion eh. Our religious life is not solely in the Bible, di ba? Ngayon, kita nyo sinabi ng salita ng Diyos dito. Huwag mo raw ihagis, ha? Huwag mo raw ihagis, sabi niyang ganon, ang mga bagay na mahalaga. Halimbawa mo, sabi niya, huwag ninyong ibigay sa aso ang mga bagay na banal. O, bakit? Eh, hindi naman na na-appreciate yan eh. Tatapak-tapakan lang yan. Tulad ng perlas. Oh. Huwag mo nang ibigay ang perlas sa mga baboy. Aanin ang baboy yan. Pero sa atin, mahalaga, yung perlas, bibigay mo sa mga baboy. Oh. Yung bagay na banal, bibigay mo sa mga aso. Diba? Mahirap makipag-argumento sa aso.
Di ba? Kaya ba nakakargumento sa tinitirahan ko, Diyos kumawi? Hindi na ako nagja-jogging? Hindi na ako nagja-jogging sa umaga? Ha? Hindi man jogging, brisk walking lang. Kasi paglingon ko sa likod, mga pitong aso yung nakikipag-brisk walking sa akin. Sinusundan ako, Diyos kumawi. Doon sa amin, sa lugar namin, paglabas mo, ang daming aso, matatakot kang lumabas eh. Eh, puro askal yun. O, di ba? May sila, may association sila, kaya aso eh, no? Association. Para nagkakasama-sama sila paggabi. Kakatakot maglakad sa gabi ron. Isa lang ang tumahol doon, nako. Eh, mahirap pakipag-argumento, hindi ko makainaano mga aso, ganyan, di ba? Eh, hirap yan. So, you cannot argue with them. Kaya sabi nga ng Panginoon, sayang lang kung ang mga bagay na banal ay isasabihin mo dito sa mga aso, bibigay mo sa aso, hindi, tatapak-tapakan lang nila yan, hindi lang ma-realize yung value noon, at pagkatapos ay babalikan ka pa. Sabi pa nga dito, yun naman daw, tsaka alam nyo, sa mga Hudyo, ang aso, maduming hayop yan, di ba? At yan ang tawag nila sa mga pagans, aso. Ako ba'y tuta? No? Sabi ng Panginoon, naalala nyo, nung lumapit yung isang babaeng yung anak ay may sakit, eh yung babae ay pagano, Syrophoenician. May hingi ng tulong sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Hindi nararapat na ang tinapay para sa mga anak ay ibigay sa aso. Diba? So yun ang tawag ng mga Hudyo sa mga pagano. So sabi ni Lord, it's useless giving these holy things dahil hindi nila ma-appreciate yan. Diba? Hindi nila ma-appreciate yan. At huwag ka magagalit kung hindi ma-appreciate ng aso yung mga banal na bagay. Ganon din. Perlas. Yahagis mo yung perlas doon sa mga baboy. O kunwari, may nakursunadahan kang baboy. Gandang-ganda ka. Gusto mong ligawan. O binibigyan mo ng perlas. Ma-appreciate ba yan ng baboy? Eh, baboy yan. Diba? Kaya sabi, tatapak-tapakan lang ang perlas. Alam niyo sa Biblia, ang ibig sabihin ng perlas, no? It's a gift from God, it's a symbol of the gift of God, signifying wisdom, katalinuhan. Oh. Kaya huwag tayo magsayang ng panahon sa mga ito sapagkat marami tayong dapat pag-aralan. Malalim ang pananampalatayang Kristiyano, pananampalatayang Katoliko, malalim yan, mga kapanalig. Ha? Kaya huwag nating sayang ang panahon natin. Halimbawa mo itong mayor ng New York, si Cuomo ba yun? Si Cuomo. Oh, gumanda yung nag-level, tawag dito, nag-level yung curve nung kanilang ano, ng COVID-19. Alam mo, masaya siya. Sa isang press conference, sinabi nung mayor ng New York, alam nyo sabi, we have successfully, sabi niyang ganun, ha? Managed the curve of the COVID-19 cases, sabi niyang ganun. At alam nyo, ano yung dinagdag niya? And God has nothing to do with it. Kala mo sabihin nyo si Raulong ito, wala naman sinasabing, wala mo nagsasabi sa kanya dahil sa Diyos yan, dahil siya mismo ang nagsabi, and God has nothing to do with it. O, ayun. Wala nang nagsalita siya. Ano ngayon sa New York? May curfew. Bakit may curfew sa New York? Yun ang center ngayon ng bakbakan ng mga itim at saka ng puti. O, eh, sinasabi natin eh, God has nothing to do with it. Useless makipag-argue sa mga ganyan. Ako hindi ako makipagtalo sa kanya. Ha? Dahil useless. You cannot convince a person who doesn't even recognize God. Ba? Kaya, yun na nga, do not give those things that are valuable to dogs, ganyan, etc. Ha? At merong ibang hindi nakakaunawa. Sino ba yung congressman na gusto tanggalin yung mga krus-krus sa hospital? Gusto itanggalin yung mga krus doon. Ha? Ayun, si Representative Marcoleta. O, ano sabi niya? Tanggalin yung mga krus sa mga hospital, sabi ni Marcoleta. Eh, kung si Marcoleta na lang kaya tanggalin natin, mas madali pa, no ha? Dahil ang daming krus sa lahat ng hospital, may krus eh. Eh, kahit ang PGH, public hospital yan, meron eh. O eh, tatanggalin mo lahat yan, ang dami-dami, airport pa yan. Si Marcoleta na lang tanggalin natin, isang tao lang, di ba? O eh, pagka ganyan, eh, huwag na nating pagpapatulan niya, ayokong patulan. Pero sinasabi natin, no? Kasi nga, mga kapatid, sabi ng Ebanghelyo rito, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Dahil marami ang gusto yung maluwag na pintuan. Alam nyo, yan ang problema eh. Maraming Katoliko na iinganyo sa ibang sekta. Bakit? Sa born again. Bakit? Sabihin ko sa inyo, sikreto. Hindi sa Biblia, hindi sa mga aral. Marami tayong aral eh. May katisismo tayo, may tradisyon tayo eh. Hindi dun eh. May lipat sila sa ibang sekta. Bakit? Kasi madali. Maluwag ang pinto. Ha? Sakbat sa kanila, tama na yung pataasta. Ha? Accept Jesus Christ as your Savior. Ayos na. Confess Jesus Christ that He is your Savior. Tapos na. Well,
ang simbahang Katoliko, may katisismo pa, may kung ano-ano pa, may mga tradisyon pa, etc. Oh, napakadali nun. Accept Jesus Christ. Oh, a-attend ka lang, misan sa isang linggo, pataas-taas ng kamay, patalon-talon, hallelujah, praise the Lord, ganyan. Air condition yung mga lugar nila, ayos. Tapos na ang relihiyon. Napakadali ng relihiyon. Sa Katoliko, may Semana Santa pa, may kung ano-ano pa, may kung mga prosesyon pa, may kumpikisal pa, ganyan. Ang daming demand ng simbahang Katoliko. Ang hirap, makipot na pintuan. Dito na lang tayo pumasok sa maluwag na pintuan. Most of these religions na bago ngayon, na naa-attract yung mga Katoliko, lumilipat yung mga Katoliko. Eh, ito yung mga relihiyon na, di ba? Madali. Madali. Kaya sabi ko nga, patalong-talong ka lang, ganyan, pa-aleluya ka pa ng ganyan, no? Patumba-tumba ka kunwari, ganyan, no? Eh, ayos na. Ligtas ka na. Alam niyo, mga kapanalig, ang relasyon sa Diyos, hindi madali, maniwala kayo. Kaya ang pagpasok sa langit, hindi madali. Eh, kaya nga, yun ang sinasabi natin na sinabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo na totoo, merong iba't ibang pananampalataya. Meron namang ibang pananampalataya na marunong gumalang. Ha? Marami akong alam na mga born again ay never kang makakarinig na tinitirang simbahang Katoliko. Bigyan na ako ng halimbawa, yung CFC. CFC ba yun? CCF. Ayun. O, CCF. Yung isang pastor doon, estudyante ko. Sa UST. Oh, biro mo yan. Bad influence siguro ko. Kaya, pero, ang galing nila. wala ka ba rinig na pagtira simbahang Katoliko? Pero merong mga talagang sekta na naimbento, nalikha, na found simply for one purpose, to destroy the Catholic Church. Eh, pagka ganoon ang sekta mo, eh, mahirap makipagtalo dyan. Diba? Mahirap makipagtalo dyan. Kaya sabi ko, tama ang sinasabi ng Panginoon, huwag tayo magsayang ng panahon sabagat mas marami pa tayong dapat gawin, di ba? Ang apologetics, meron tayong programa rito, no? Di ba? Apologetics. Ang purpose nila hindi para bakbakan itong mga sekta na ito. Otherwise, bumababa tayo sa level nila. Hindi. Ang purpose ng programang ito para linawin sa atin kung ano talaga ang laman ng ating pananampalataya. Maraming mga religion dyan na peke. Fake. Puso nga, fake news, fake ganyan. O, di ba? O, pati yung mukha, fake. O, di ba? O, kita mo. Alam ko, live tayo ngayon. Huwag niyo akong pe-face up, ha? Sasapakin ko kayo, ha? O, gagawin niyo akong babae, sapakin ko kaya kayo, ha? O, okay na sa akin yung filter. Filter. Okay na yung filter, no? Eh, pero ngayon, maraming peki-peki. No? Eh, alam ninyo, paano malalaman ang isang pananampalataya, isang sekta ay peke? Simple lang. Tulad ng kaibigan ko, sabi ko sa kanya, yung sa bangko, sabi ko sa kanya, kayo ba mga taga-bangko eh merong seminar? Yan. Meron ba kayong pag-aaral para malaman kung ano yung peke na dolar? Kasi maraming peking dollar at saka pera, no? Sabi ko, para malaman nyo kung anong peke, pag-aaralan nyo siyempre kung ano yung fake na dollar. Sabi niya, hindi, Father, never naming pinag-aralan ang itsura ng fake dollar. Sabi ko, paano nyo nalaman fake? Ang pinag-aaralan namin, Father, na masusing-masusi yung totoong dollar. Dahil pag pinag-aralan namin yung totoong dollar, Father, isang tingin lang namin sa fake, alam na namin fake. Di ba? So, ba't pag-aaralan mo yung fake? Pag-aaralan mo yung totoo. Dahil pag totoo yung pananampalataya mo, yung pinag-aaralan mo ng gusto yung pananampalataya mo, lahat ng mga sektang fake na yan, hindi na makakatawid sa iyan. Oh. Eh kaya, sabihin na, Father, ikaw ba, alam ba ako ng really, may alam ako tungkol sa Budismo, may alam ako tungkol sa ganyan, alam ko mga pagkakaiba, pero ba't ko pag-aaralan mabuti? Diba? Pag-aaralan ko mabuti, yung pananampalataya ko, para pag pumasok ang mga kanilang mga paniniwala, alam ko na mali. Kasi alam ko yung totoo. So yun ho ang ating pagbigyan ng pansin, yung pag-aaral ng totoo nating pananampalataya. Marami pa tayong dapat pag-aaralan at makikita niyo ang pagkakaiba. Diba? Minsan nga, mayroong isang tatlong ministro, nagkukwentuhan sila, oy mga pare ko, mga bro, paano ba niyo isang protestante, isang protestante, tsaka meron pa isa, dalawa silang protestante, isang katolikong pare. Sabi niya, paano nyo hinahati ang koleksyon ninyo? Paano hinahati ang koleksyon? Sabi ng isang protestante, ako, gantong ginagawa ko, guguhit ako sa lupa ng bilog. Ha? Yahagis ko lahat ang koleksyon dun sa taas. Lahat ng babagsak dun sa circle,
doon sa bilog, sa Diyos yun. Yung nasa labas ng circle, akin yun. Ganon. Sabi ng isang protestante naman, ay, ikaw naman, hagi. Ako simple lang, gumuguhit lang ako ng mahaba sa lupa. Tapos, yahagis ko lahat ng koleksyon. Lahat ng babagsak sa kanan, kay Lord yun. Lahat ng nasa kaliwa, akin yon. Sabi nung paring Katoliko, ay, magkakaiba talaga tayo ng pananaw. Ako, wala na akong guhit-guhit pa. Kayo, guhit-guhit pa. Ako, kukunin ko lahat ng koleksyon. Yahagis ko sa taas. Eh, di kunin ang Diyos, kunin yung gusto niya. Di ba? At lahat ng babagsak, akin yon. Di ba? Pero, di naman yung may pagkakaiba tayo, siyempre. Subalit, wag nating sambahin yung pagkakaiba. Ang ating pagkukulan ng pansin ay yung pagkakaisa natin at yung sarili natin. Sabi ko nga, the only way to know what is false is to know the truth. And the truth will set